Magandang tanghali, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ay opisyal na na mayroong low pressure area na nabuo dyan po sa southeastern part ng Mindanao about 1,640 km east away. Nakapalo po ang LPA na yan sa intertropical convergence zone, pero ang magandang balita ay mababa naman po ang tsansa nito na maging bagyo dahil po yan sa inaasahan na muling paglakas ng amihan sa mga susunod na araw. Ang amihan po ay malamig ito na hangin pero dry air po, at isa po sa karakteristik ng amihan ay pinipigilan na rin po nito ang development ng mga sama ng panahon. This week nga po ay lalakas ang bugso ng amihan pero by early March ay tuluyan na po itong mawawala o mate-terminate na po yan at tutungo na po tayo sa tag-init season. Pero kahit na hindi po maging bagyo ang LPA na ating minomonitor, ay asahan pa rin po natin ang maulan na panahon sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Posible po na magsimula na mamayang hapon o mamayang gabi at tuloy-tuloy na po yan. Whole week po this week. At sa atin pong long range forecast, maliban po sa LPA na nasa silangan ng Mindanao, ay mababa naman po ang tsansa na magkaroon ng bagyo for the next 5 to 7 days. Maulan nga po na panahon ang ating aasahan this week. Pero posibleng sa mga huling araw po ng Pebrero ay mayroon muli na mabubuo na panibagong sama ng panahon sa Dagat Pasipiko, ito nga po, at ang development muli nito ang ating babantayan. At sa lagay naman po ng ating panahon ngayon, dulot nga po ng ITZZ at papalapit ng LPA na nagsisimula na po ang makulimlim na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan dyan po sa silangang bahagi ng Mindanao, at may mga isolated rains rin sa ilang bahagi ng Sulu Archipelago at ilang bahagi po ng Quezon Province at Catanduanes. At sa nalalabing bahagi po ng ating bansa hindi nabanggit, ay generally na maayos po ang lagay ng panahon. Kaya kung lalabas po tayo sa ating mga tahanan, ay ugaliin lamang po natin ang magdala ng payong, panangga po natin sa init ng araw, at protection na rin po sa biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na gale warning signal sa ngayon, pero iba yung pag-ingat lamang po kung papalaot tayo para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po muna ang latest update natin sa araw na ito. Ito ko po muli si James na nagsasabing, sa kahit na nagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!